Hello guys! Welcome back to my channel, Ramalyn's Food Vlog. Yeah. So for today's video, ay gagawa ko nitong chicken embotido. So matagal-tagal ko na gustong gumawa nitong chicken embotido nito. So hindi ko pa magawa-gawa before kasi walang masyadong time. So ngayon, ito na nga yung pagkakataon. Ito na itong aking chance. This is it, pancit. So let's start cooking guys! Yan. Here's our ingredients para sa ating gagawin na chicken embotido. So, syempre, meron dito tayong star of the recipe ng ating chicken. Yan. So, may oil, breadcrumbs, 2 eggs, raisins, cheddar cheese. Ayan. So, meron dito tayong onion, red bell pepper, and carrots. Yan. So, para mapadali ang ating buhay, syempre, gagamit ako itong food processor. So, ang una kong means ay itong ating mga vegetables. So, ayan. So, after na ng konting kararat, ayan. So, na-means na agad-agad siya. So, napakadali itong food processor na to. So, medyo talaga ko na siyang ginagamit. Mga 2 months ko pa lang siya nabili, pero lagi siyang ginagamit kasi mas napapadali nito yung ating buhay. So, bili na rin kayo, guys. Ayan. So, next ko naman yung ating chicken. So, 3 salang ako nito sa ating food processor kasi ayoko naman masira yung ating food processor. So, konti-konti lang yung aking ginagawang mince. Ayan. So, pagkasali natin yung ating first. So, maglagay ulit natin ang chicken. And then, ulitin lang natin yung procedure. Ayan. So, ito yung ating second batch ng chicken. Ayan. So, syempre, yung ating last but not the least atong batch ng ating chicken. So, nilagay ko na rin dito yung ating cheese. So, para ma... So, sinama ko na nga ng ating cheese para ma-mix na nga sa ating ding mixture. So, ayan na nga. So, after few seconds lang yata. So, ang galing, no? Ang bilis. So, ayan na nga. So, nakita nyo naman, guys. So, pagsama-sama na rin ang lahat ng ating ingredients dyan. So, after ng chicken and then yung vegetables, lagay ko na rin yung ating raisins. And then, next, lagay natin yung ating egg. Ayan. So, basag-basagin lang natin on the side. And then, 2 eggs yung ating ilalagay sa ating mixture. So, by the way guys, yung ano nga pala, yung aking chicken kasi dinibone ko lang siya. So, kaya ganon. Ayan. So, atin yung breadcrumbs. So, 2 cups yung aking ginagay ng breadcrumbs. Ayan. So, followed by 4 tablespoons ng oil. Ayan. So, after that, guys, so, lalagyan natin ang pampalasa. So, naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng salt. Ayan. Either iodized salt or rock salt is okay lang, guys. So, karaming mga sa Pilipinas, puro rock salt na yung mga ginagamit natin. Ayan. So, 1 tablespoon din ng pepper. And then, siguro mga, wala pa, mga 3-4 tablespoon ng MSG or veggie na aking nilagay. And then, 1 tablespoon ng magic syrup para sumarap ang ating buhay. Ayan. Ayan. So, after that, guys, yan, kukuha lang tayo ng ating pangmalakas ang pwedeng ipanggamit para mix. Ayan. So, mas gusto ko nga itong ginagamit ng mga wooden spoon na to kasi parang mas okay siya. Basta mas gusto ko siya kaysa mga metal na ginagamit. Ayan. So, mix lang natin na mabuti, guys, para ma-incorporate lahat ng ating ingredients. So, napakatagal ko nang gustong gumawa nito kasi nakakamiss yung lasa. Lalo na yung pagka mayroong raisins kasi, syempre, parang ano naman sa atin yung gusto natin yung may sweet-sweet. Kaya, mas sugary kasi ako na tao. So, mas gusto ko yung may mga matamis. Ayan. So, sanay naman hindi ako magka-diabetes. Pero, lover talaga ako ng mga sweets. Kaya gusto ko yung mga, ayan, mga raisins, mga something na may sweet sa pagkain. So, i-mix na natin mabuti. Mekos-mekos lang, guys. Until ma-incorporate natin lahat ng ating mga ingredients. And by the way guys, ito nga pala kasing ginagawa kong mixture ay pangbenta to, guys. So, pwede nyo rin itong gayahin para pangbenta or pagkakakitaan.
So, hindi naman itong lahat para sa amin lang kasi madami naman to. Ayan. So, kailangan talaga ma-mix yun ng mabuti. Pero, pwede naman tayong gumamit ng ating own hands. So, mag-gloves lang tayo, guys. Para malamukos-lamukos natin yung mga ingredients natin at mapagsama-sama lahat. And so, yan na, guys. So, ready na para ating balutin itong ating mixture. Ayan. So, meron na ako itong aluminum foil. Ayan. So, hiniwa-hiwa ko lang siya ng same sizes. Ayan. So, mag-measure lang ako ng 1 cup. So, wala pang 1 cup. Pero, pwede na naman tayong gumamit ng mga measuring materials yan. Timbangan. Ayan. Weighing scale. Para sure kayo na pare-pares ang timbang ng ating gagawin na embutido. Ayan. So, binawasan ako. So, feeling ko kasi masyadong marami to. Ayan. So, dyan ako magbe-base sa una kong ginawa kung gano'ng karami yung aking susunod na ilalagay dun sa ating aluminum foil. Ayan. So, i-roll lang natin, guys. Ayan. Para lang tayo nagbabalot ng Shanghai, lumpia, or anything toron. Ayan, ganyan lang. Ulit-ulit lang natin ating procedure hanggang matapos natin lahat ng ating mixture. And ayan na nga, guys. So, nakagawa ako ng 10 pieces ng chicken embutido. So, ready na para sa ating steaming. Ayan. So, dito nga ay may improvise ako na steamer kasi hindi pa ala kami steamer. So, ayan, yung flour sifter, yun na lang ginamit ko sa ilalim. So, 3 pieces yan ng flour sifter. So, pinagsunod-sunod ko lang. So, syempre yung pinakamalaki dyan sa may taas. And then, pinatong ko lang yung ating chicken embutido dyan. So, at first, dapat 5 pieces lang yung muna ilalagay ko. Pero, parang feeling ko kasya naman siya. So, pinagsama-sama ko na lahat. So, 10 pieces siya, guys. So, ayan. So, yung ating water nga pala ay mainit na yun. So, pinakuluan ko na earlier. So, lalagay lang natin to at papakuluan lang natin to sa mahinang apoy. Ayan, low fire lang siya for 45 minutes. So, ayan na nga, guys. Diba, 10 pieces na siya. Ayan, so, takpan natin para magsimula na tayong mag-steam. And so, after 45 minutes na, guys, so, ang bilis-bilis niya, diba? Charot. Ayan, so, okay na siya. So, open lang natin yan, guys. And then, titignan natin kung ating, ano yung outcome ng ating ginawang chicken embutido. Ayan, so, open lang natin. Amoy pala ang bango-bango na nito, guys. So, kaya naamoy ko. Sorry din yung amoy. Ayan. So, ito nga palang isa na to. Bali na yung okay. Okay din naman itong pang 10 na to, kaso nga parang nagkulang na siya ng measurement, kasi konti na lang siya. So, ayan. So, for tasting na siya, guys. For the tasting na lang.
So parang may nauna sa akin dito, kung gusto rin tumikim, ayan, mga naglalakan na mga langgam. Ayan guys, so ito na nga yung ating chicken embotido. Ayan. Tingin nyo naman guys yung mixture niya, ayan. Ang sarap-sarap niya guys, pero totoo lang guys, ang sarap-sarap niya talaga. So ito na nga guys yung ating chicken embotido na napakasarap. Ayan. So titikman natin siya guys ngayon. Thank you for watching. Stay tuned for my next upload. So thank you guys.